karanasan itong kung ito. Hindi ito bagyo. Paulan-ulan, pero namemerwisyo, kaya nababala tayo lahat. The river is just over there and it's completely burst its banks. 50% of this city now is flooded. So it's actually very difficult for them to find enough places for people to go. Seven days umulan, dire-diretso. Ang tawag nga namin doon ay pito-pito. Sinabi ng radio na ang Laguna ay binahana hanggang lagpas leg. Sinabi ko sa mga anak ko, iangat muna at tataas ang tubig. Kasi ang lake ay catch basin yung prop ng Angono. So nung nakita namin na yon, nag-alarm na kami, nagpito-pito, nag-whistle, tapos assessment kami kung saan paabot ng tubig. Una, nung nag-warning, ayaw nilang lumikas. Sumunod na warning, andyan na. Nung tuwas na yung habagat, tinulungan sila ng mga local government, yung LGU. So after 1 week, dumating na yung mga NGO na galing sa patibang samahanan, tumulong din. Kumilos ang MDRRM una-una sa pag-activate ng incident command system. Bali, hinedya ni Mayor. Minanage muna namin ang evacuation centers. Sinubirado natin na meron silang makakain. After naman yan na ma-establish natin yung pagbibigay sa evacuation centers, pumunta naman tayo dun sa mga affected families dun sa flooded area na mga hindi naman lumikas yung mga tao. Ang tubig kasi dito matagal. Hindi lang siya 2 days, kung hindi 3 months ang tinatagal ng tubig sa Laguna Lake. Kami sa bahay nung panahon po na Ondoy. Pero sa ngayon po, nandito ako. Napilitan po din akong magbakwis kasi umpusta ako eh. Unlike in Ondoy, we did not know what to tell the people and what they should be doing. But for this habagat, what we did was first and foremost preemptive evacuation. There was not much confusion because the barangay officials knew already where they should be bringing the people. We understood that disaster risk reduction is much more than just response. When Oxfam was giving us rudiments about disaster risk reduction, RA-10121 was very helpful because it spelled what should be done on what the preparedness level, on the mitigation aspect, on the adaptation. So we understood better what we should be doing instead of just remedial measures. I think the most important thing was to capacitate the local government unit on the barangay level. And so what we did was to do the orientation program for each of the 674 barangays. And then we did the risk mapping for each of the barangays. The barangay plan, a barangay map, and a barangay inventory of their equipments. Everything was coordinated on the different levels from the barangay to the municipal and city and up to the provincial level. Malaki ang pagkakaiba ng Ondoy at ngayong habagat. Nung Ondoy, wala kaming alam-alam sa paghahanda. Pero ngayong habagat, dahil kami ay naturuan naman ng Oxfam kung ano ang mga dapat gawin at nagamit namin yung mga tamang resources, lalo na yung paggamit ng 70-30 dun sa Disaster Risk Reduction Management Fund, yung 70% for the preparedness para mabawasan natin yung magiging impact ng natural disasters, katulad ng dredging ng ilog. Kung ang ilog ay umapaw pa, malaking damage ang maibibigay nito. Siguro nakapagbawas tayo ng mga 10 million pesos damage para sa hindi pagswell ng ilog. Yung 30% naman, ginamit natin siya as quick response fund. Kasi masyado malalim ngayon tubig ngayon, 6 feet, 7 feet. Yung Titanic na yan, o small bangka na ginagamit ng Matakangkong, in-adapt natin yan sa kanila as transportation para hindi na sila magbayad dun sa bangka. Eh kung ikaw nga ay nakalubog na, magbabayad ka pa ng 20 pesos, wala kang nga ngayon trabaho. Gumagawa kami ng Bokashi balls na made of mud and EM na galing organic. EM is effective microorganism na galing po yun sa herbs. After the baha, kung naka-stack na po yung tubig, lalagay po namin. After 3 days po, mawawala na po yung amoy ng tubig. Okay. Lahat po nang naituro sa amin ng Oxfam sa po ng seminar pa lang po namin. Ngayon, nagagamit na po namin. Ay, i-apply na po namin. Hindi po namin inaalis yan ng takip. Kasi
Pagka walang takip, ay siyempre open para sa mga mikrobyo. Yan po turo sa amin, laging may takip. Mga bata, kapag nadumi, sasamahan po namin, andun po yan. Hindi basta-basta pakalat-kalat sa takip. Siyempre po, pagka alam na namin ang tungkol sa personal hygiene and cleanliness, maiiwasan magkaroon ng sakit ang mga. Typhoon, cholera, diarrhea, dysenteria. This will be a part of our long-term and medium-term solution kasi ang AIDS ngayon is a global warming AIDS. So our role here now is to be ready, maging alerto at least maka-zero casualty ka. So we make it sure na based sa NOAA, ina-adapt namin yung ginagawa ng national government, meron kaming sariling forecaster. Ang importante, aware ang tao. Ano ba yung nangyayari? We are continuing with programs for resiliency and for capacitating our people. But it has to really be done on the ground level, on the barangay level, to let the people understand. And you have to listen to the people also because you learn a lot from them. It's more on a participatory governance by inviting our people to accept the challenge of climate change.